nagpunpo na naipasar ang SOGI Ordinance ng Province of Albay. Kita pong pinakainot kayo sa buong Mapicol na may SOGI Ordinance. Ngayon yan, ang SOGI Ordinance po kayo naipasar yan December 21, 2022. Kaya po ano po, para po yan maging effective, kaya po po magagawa ng implementing rules and regulations. Ngayon, dahil ang implementing rules and regulations po ay parte po yan ng trabaho ng ehekutibo. Ako na po kayo ehekutibo. Ngayon, lang kayo opisya naman na si Raron kang local chief executive. So kaya po may mas maigit na makapo na na through a technical working group ng implementing rules and regulations. Kasi importante po duman, pero po sa mga nakakaagduman ay ang pagproteksyon sa pag-apply ng trabaho kan sa tuwing members ng LGBTQIA++, ang pag-eskwela kan pag-enroll sa mga eskwelahan na dahil sila dapat set aside, ang pag-apply kay mga business permit kung sila mga negosyante, ang pagkaag kay mga toilets na necessary under the rules ng LGBTQIA, kasi nang saro dyan, nang saro pa, ang pagkaag po ng bagong LGBTQIA desk sa mga PNP stations. Iniman na pagkaag ng mga LGBTQIA desk, di pwede basta-basta na ikaag kung di po matawaning training ang mga kapulisan na maasayin dyan dahil po may mga terminologies na di man po nasasabutan sa tuwing PNP in terms of LGBTQIA. So kaya po po maaraman ang mga terminolohiya na ginagamit sa RARM ng LGBTQIA, kaya po mapatraining man po kami right after na ma-implementar ang IRR. Ang plano namin po, ang IRR ay mailuwas sa Aldaw mismo kang Equality Day, the first Equality Day kang probinsya kang Albay, ngunyan na Hunyo. No? Kasi yung Provincial Ordinance Number 0065, Series of 2021 pala, bako 2022, sorry, 2021, no? Equality Day, no? Ang Equality Day digdi is ngunyan na June kasabay man duman sa Equality Month kang katuyang ano, katuyang nasyon. So bali every second Saturday of June of each year, iyo po ang Albay LGBTQ Equality Day. This is simultaneous man sa Philippine LGBTQ Pride Celebration. Opo. Then saro pa sa Rarum kan ordinansa, yaon man po ang sa tuyong pigapod na Albay ini po ang Albay Pride Council. So ang Albay Pride Council po dyan, yung po dyan ang chairperson, vice chairperson. Now, ini pong United Pride Albay na sa tuyang pinilog ng 2021. Ang purpose po kay ini is para po magiyahan ang gabos na LGBTQIA organization sa buong Albay. In history, kahit inuti po, maski sa impong lugar sa Pilipinas, Albay lang po ang may confederated LGBTQIA na mga members under the umbrella of United Pride of Albay. Ini po, mataoning giya, katabangan ang sa tema LGBTQIA na may focus in terms of ano ba ang role ng LGBTQIA. With or without SOGI ordinance, dapat matipon ang mga LGBTQ organizations. In Albay, as of now, we have 27 organizations ng LGBT under the United Pride of Albay. Pag-abot po na mailuwas na ang IRR, kita po masurat sa gabos ng mga establishmento, kailangan po masunod itong pag-abot ng specifications sa mga comfort rooms, no? Tangani po na mas masabuto, maski sa mga gasoline stations, no? Pag-ganap ko lang sa specific provision. Tanganing, kaya nang surupugan kung siya malaog. Kaling sa LGBTQ desk, no, ang provision kay ni sa tuyang ordinansa is actually section 15 ini, no? Basahan ko lang madali. Mm-hmm. Ini po ang inclusion kan mga LGBTQ concerns in provincial police stations. Mm-hmm. So, ang women and children's desk existing sa gabos na police stations sa mga probinsya, sa probinsya, mm-hmm, pwede rin encourage to act on and attend to complaints or cases, mm-hmm, covered by this ordinance. Mm-hmm. Now, in this regard, ang mga police person na makakapot ng desk na ini, kaya po ano po sila mag-undergo kay appropriate training, mm-hmm, with human rights-based approach, kay ba digdi ang gender sensitivity and awareness, proper terminologies, and dynamics of LGBTQ relationships
and Hate Crime Investigation. Once po na na-implement na ang IRR, na-ready na po sa implementing rules and regulations, gabos po na sektor, gabos po na involved, digdi po ay kaipata po, din masurat kita, tangani po mas masabutan, especially sa mga establishments and mga ito mga gas stations, na kaipuhan, ini po makaagan ng mga CR or comfort room na exclusive for the members of LGBT. Mm-hmm.